Ayun ba nga? Asa? Ilan na? 12 kilos. Wala, 12 kilos ka di? Yes, welcome back to our YouTube channel of Apat Family. Basta apat, tapa! So ayan po, nagbabalik na naman po ako ulit. Dahil ngayon pong araw na ito ang ating pagwawalay po sa ating mga biik na anak ni Laika. Ipapakita ko din po sa inyo yung paglilipat namin sa mga baboy po namin. Dahil nga po, sa sinasabi ko sa inyo dati sa aking previous video na konti lang po ang aming tirahan ng baboy dito sa aming maliit na piggery. Kung kaya't nilipat-lipat po namin ang mga baboy para ma-maximize po namin ang mga kulungan namin dahil konti lang po ang ating kulungan ng baboy. So ipapakita ko po sa inyo yung mga pangyayari namin sa paglilipat namin sa aming mga baboy. Ayan po, so pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol po sa pagwawalay po ng mga biik at inahing baboy. So, ilang araw po ba na pwede na po nating gawin yung pagwawalay ng mga biik at ng inahing baboy? Anong oras po o kailan po gagawin ang pagwawalay po natin ng mga biik sa inahing baboy? So, papakainin na po ba natin agad o hindi pa ang ating mga bagong walay ng mga biik? At ano po ang ating gagawin pagkatapos po ng isang araw ng pagwawalay natin sa ating mga biik? So, tatalakayin po natin yan, Swerte Falls, at iisa-isahin po nating sasagutin ang mga katanungang iyan. So, ayan po. Ang ideal way po talaga sa pagwawalay natin sa mga biik at inahin ay ang pagpapanatili sa mga biik sa kanilang kinalakihang kulungan. So, in short po, ay ang inahing baboy lang po talaga ang ilalabas o ililipat natin. So, bakit po ganito? Ito ay upang maiwasan natin ang stress na pwedeng mararanasan ng mga biik. So bakit po ang inahin ang ililipat natin ng ibang kulungan? Kasi ang inahing baboy po ay mas capable po sila na maka-adjust agad sa bagong kulungan nila. Pero kapag ang sitwasyon nyo po ay katulad po dito sa amin na maliit lang po ang aming mga kulungan ng baboy or iilan lang po ang aming kulungan ng baboy, ay mapipilitan po talaga tayo na ang biik ang ating ililipat. So dito po sa amin, ang sitwasyon po namin ngayon, ito lang po yung kulungan namin na medyo malaki-laki na ideal na kulungan para doon sa inahin na para sa panganganak ng isang inahing baboy. Ngayon ay meron po kaming isang buntis na baboy na si Blessie. So itong kulungan na ito ay dapat po naming gagamitin para po ni Blessie para sa panganganak niya in the future. So, ang kailangan namin gawin ngayon ay ililipat po namin ang mga biik sa ibang kulungan at itong inahing baboy na si Laika ay ililipat din namin. At dito po namin ilalagay si Blessie. Okay po, so ngayon ay sasagutin na po natin ang ating unang tanong na ilang araw po ba na pwede na po natin gawin ang pagwawalay ng mga biik at inahing baboy. Meron pong mga ibang nagbababuyan na nagwawalay po sila ng kanilang mabiik sa ika 30 days. Meron naman pong before 30 days at meron ding after 30 days. Dito po sa amin ay nagwawalay po kami ng mabiik sa ika 35 days ng ating mga biik. Okay po, so sa pangalawang tanong at pangatlong tanong na anong oras o kailan po ba natin gagawin ang pagwawalay ng mga biik at papakainin po ba natin agad ang mga biik? So dito po sa amin ay ginagawa po namin siya sa umaga po. Pagkatapos nilang kumain ay saka na po natin sila ililipat. Dahil nga po ang ating way sa pagwawalay ng biik ngayon ay kailangan po natin ilipat ang mga biik doon sa ibang kulungan ay pinapakain po muna namin sila dahil after ng paglipat namin sa kanila sa ibang kulungan ay siguradong wala pa pong ganang kumain talaga ang mga biik. Kasi nga po ay nag-a-adjust pa yan po sila sa bago nilang kulungan.
At hinahanap-hanap pa po niya nila ang kanilang inahin. So ang kasunod po na kain ng mga biik natin ay sa hapon na po natin sila papakainin. So ngayon po ay sasagutin na po natin ang ating ika-apat na tanong. Ano-ano po ba ang ating gagawin pagkatapos nating maiwalay ang inahin at ang mga biik? Okay po, so uunahin po nating pag-uusapan yung tungkol po sa inahin. Yung post-activity na gagawin natin after natin siyang maiwalay sa kanyang mga biik. So ang inahin po, pagkawalay po natin, ang practices po namin o nakasanayan po namin ay pupurgahin po namin ang inahin after the day na naiwalay natin siya. So halimbawa po ngayong araw na ito, ang pagwawalay natin sa kanyang mga biik, bukas po ay pupurgahin po namin ang aming inahing baboy. And after a day na naman po ay i-injikan po namin siya ng vitamins. And after a day, again, ay i-injikan po natin siya ng antibiotic. So bakit po namin ginagawa itong mga activity na ito? So una po niyan ay kailangan po nating purgahin ang ating inahin pagkatapos ng pagwawalay upang malinis natin o matanggal natin ang mga bulate na posibleng nandun sa kanyang katawan. At pangalawa naman, kailangan po nating injikan ng vitamins ang ating inahin. Ito ay para manumbalik ang kanyang lakas at syempre para madagdagan ng bitamina ang ating inahin at maihanda siya sa kanyang pagbubuntis na naman. At sa pangatlo ay kailangan nating injika ng antibiotic ang ating inahing baboy, ay ito ay para makatulungan or makatulong na maiwasan niya yung mga infectious diseases na pwedeng dumapo sa kanya nung time ng kanyang pagbubuntis. Ngayon, dito naman po tayo sa mga biik, sa mga bagong walay na biik. Ang ating gagawin pagkatapos natin ng pagwawalay sa mga biik, pagka second day po ay magpupurga po din po tayo. And last or the third day ay mag-i-inject po tayo ng vitamins. So yun lang po ang ating gagawin sa mga bagong walay na biik. So ayan po, Swerdy Fools, nasagot na po natin ang ating mga katanungan. Ngayon naman po ay ipapakita ko po sa inyo yung pangyayari ng pagwawalay po namin sa mga biik. Okay, so ngayon po ay nailabas na po namin si Laika sa kanyang kulungan. So itong si Laika ay ililipat po namin siya doon po sa ground or sa lupa. So doon po muna siya maninirahan after nitong pagwawalay natin hanggang maglandi siya ulit at mabunti siya. Dahil po kasi dito sa amin ay kulang po tayo sa kulungan. At yung kulungan na tinitirhan ni Laika at ng kanyang mga biik ay si Blessy po ang ating ililipat doon. So si Laika ay kukunin natin, ilalabas namin si Laika, ipapasok namin doon si Blessy at yung mga biik ay ililipat namin sa mga maliliit na kulungan. Ngayon ay dito po natin ililipat ang ating mga biik. So hinati po namin ang mga biik. So dito sa kabila ay tatlong biik at dito naman sa kabila ay apat na biik. So ayan, so titimbangin po natin ang ating mga biik upang malaman po natin kung nakapasa ba po ang ating mga biik sa standard weight na 8 kilos. Thank you.
Ayan, so meron po tayong isang biik na hindi po pumasa sa standard weight na 8 kilos. Pero okay lang po yan, Swerte Falls, sa pagkain na lang po tayo babawi. Sure ako na kapag tama yung pagpapakain natin at pag-aalaga natin sa ating mga biik, ay paniguradong bibilis ang kanilang paglaki. At ngayon po, Swerte Falls, tapos na po tayo sa pagwawalay ng ating mga biik. Ngayon ay ililipat na po namin si Blessy sa bago niyang kulungan. So yung kulungan po ng ating inahing baboy at mga biik ay ang magiging bagong kulungan ni Blessy, dahil nga po si Blessy ay buntis at dito po siya manganganak. Ayan po, kung makikita niyo po ay talagang minamaximize na lang po talaga namin ang aming mga kulungan. At ito po yung rason na talagang limitado lang po ang aming kulungan dito at hindi na po talaga kami makaka-extend dito sa area na ito. At dito po magtatapos, Swerte Falls, ang ating video. Maraming salamat po sa nanunood at nakikinig po sa ating video. Sana po ay nakapagbigay po kami ng karagdagang informasyon at kaalaman po sa inyo tungkol po sa pagbababuyan. Huwag niyo pong kalimutan po na mag-subscribe at mag-like sa ating videos. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panunood sa ating mga videos. Bye-bye po!